Yo, hello mga kamoto eds. Ang bilis ng oras. Gabi na naman, oras na naman ng uwian. Ayan, ang bilis talaga ng panahon, no. Kahapon lang mahal ka pa niya. Ngayon meron na siyang iba. Bali for today's video nga pala guys, ayan, isa soundcheck natin tong kinabit kong steel wool sa pipe ko. Bali, ilang araw ko na nga pala siyang ginagamit, no, mula nung nilagyan ko ng steel wool tong pipe ko. Based sa review ko, okay naman, yung tunog niya, kung ikukumpara mo siya sa dating yung tunog, mas goods ngayon, mas malutong yung tunog niya. And then sa mga nagtatanong nga pala guys, kung ilang steel wool ba yung nailagay ko, yun nga, kung napanood nyo yung previous video, bali limang steel wool lang yung nagamit ko. Ngayon naman, kung binabalak yung steel wool lahat yung ilalagay sa loob ng pipe nyo, pamalit ng fiber, sa tingin ko, hanggang 14 na steel wool yung magagamit nyo. Sa mga nagtatanong po nga pala sa akin guys, kung okay lang bang pamalit yung steel wool sa fiber para sa mga tambucho, para sa akin, okay lang naman, although may good and bad effect siya sa ating mga pipe. Yung good side niya, bali hindi mo na kailangan magpalit ng fiber kasi hindi naman nasusunog yung steel wool. Ang bad side lang nga niya, dahil nga bakal yung steel wool, kaya talagang mag-iinit yung tambutso. Pero overall naman para sa akin, okay naman siya kaysa dun sa fiber. Nung unang bili ko nga pala dito guys sa aking Apido version 3 na pipe, ay parang nung kinabit ko siya, nung unang kabit ko, ay parang sungaw siya yung tunog niya. Yun nga, nung mga after 1 month o mayigit 1 month na yata yun, binuksan ko nga siya. Baling sa mga nagtatanong pala sa mga version 3, bali nabubuksan nga, may yung tip niya natatanggal yun. Meron siyang Allen screw. Yung iba kasing mga pipe talagang hindi nabubuksan eh, naka-fix na talaga. Kailangan mo po talagang lagarin ng lagarin bakal para mabuksan mo yung loob niya, para lagyan ng fiber o ng steel wool. Yung kasing version 3 talagang open siya. Kahit ikaw na lang mismo yung magkakabit ng ano, kaya goods na goods yung version 3 para sa akin. Yung kasing ibang version at naka-close talaga siya. Wala siyang pagbubuksan, kundi no choice ka kundi lagarin mo yung pinakadulo niya. Kaya kung naghanap ka ng pipe yung para sa mga motor niyo, yung version 3, mas good siya para hindi na kayo kailangan magpa-welding o lagarin yung pinakadulo niya. Saka isang kagandahan pa dito guys, hindi nyo na kailangan gumastos pa, dahil kahit na ikaw lang, kayang-kaya mo ng i-DIY yan. Basta kung bibili kayo ng pipe guys, tip ko lang, bumili kayo yung nabubuksan yung pinakabunganga niya sa dulo. Nasa ganon, kung maubusan man ng fiber yan o masunugan ng fiber, kahit kayo na lang mismo ang magkakabit ng fiber o steel wool. Nasa ganon, tipid tips din yun guys. Hindi nyo na kailangan gumastos pa ng labor sa pagpapakabit ng fiber o steel wool.